guys, my name is Raj and welcome to Raj TV. Nagulong po ka ba o ikaw ay mag-isa? Kailangan mo ba ng kasama? Dito ka na sa Raj TV. Raj TV. Raj TV. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito, sa tanghaling ito, sa gabing ito, sa kamusulok ng mundo ay ang 7 tips para sa happy loud life. Ginawa ko tong video na to kasi guys, may nag-request. At sakto-sakto kasi last week pinag-usapan natin ang about happy life. Kung paano magkakaroon ng masayang buhay. Ngayon naman, pag-uusapan natin ay kung paano magkaroon ng masayang love life. Kaya naman, para sa mga single na aking mga viewers, panoorin nyo din to para pagka kayo na yung nagkaroon ng isang relationship, siguradong magkakaroon kayo dahil alam nyo na ang tips para sa masayang love life. Wow. Kaya naman, huwag na natin patagalin. Bago natin simulan ang ating episode na to, please i-follow nyo ko sa aking Instagram, sa aking Facebook page, at sa aking Twitter para sa mga update ng aking buhay araw-araw o hindi man araw-araw, makita nyo yung mga ginagawa ko bukod sa pag-YouTube. Mag-like kayo sa aking mga social medias. Kaya, huwag na nating patagalin. Simulan na natin! Number one, huwag mo ikumpara yung nakaraan mo sa kasalukuyan. Guys, ito yung problema sa ating lahat eh. Kapag meron tayong ka-relationship, guys, never silang magiging interesado na pag-usapan yung mga exes nyo. Kahit alam nyo, may konting selos pa rin yan. Kaya naman, iwasan. Kung gusto mo ng happy love life, huwag nyong pag-usapan si ex. At kung sino-sino pang mga babae man yan o mga lalaki na dumating sa buhay mo, wow! Tindi mo! O, hindi yan importante. Ang importante ay yung meron kayo ngayon. Aww. Number two, magbigayan kayo. Guys, huwag naman yung timawa ka lang, timawa ka lang, timawa ka lang. Puro ikaw na lang tanggap ng tanggap, no? Wow! Tindi mo! Matuto naman tayong magbigay. Lalo na kapag meron ka naman, huwag kang maging madamot. Alam nyo guys, masarap yung laging ikaw yung nagbibigay. Sa relasyon, hindi lang isa lagi yung nag-iintindi, hindi isa lang yung laging nagbibigay. Please, kung sino sa inyo yung masyadong abusado at abusera, ano man ang tawag doon, please, magising ka naman sa katotohanan na hindi lang ikaw ang tao sa mundo at hindi lang ikaw ang iniikutan ng universe. Mamma mia! Kaya naman, matutong magbigay. Intiendes? Number 3, huwag magsinungaling. Diyan tayo patay eh. Diyan tayo kasi kilalang kilala eh. Tipong bibili ka lang sa tindahan, hindi mo pa masabi yung totoo eh. Eto guys, tip ko sa number 3, kahit ano pa yan, kahit minsan hiyang-hiya tayo na iniisip natin, matatanggap kaya niya ako pag sinabi ko maitim yung kili-kili ko. Alam nyo guys, lahat ng sikreto nyo o yung mga bagay na na feeling nyo natatakot kayo na sabihin dun sa kapartner nyo, wag, kaya nga niya minahal kasi tanggap niya kung sino ka at ano ka. Para talaga sa masayang love life, eh syempre, don't lie to me! Dahil ang pagsisinungaling ay unang-una nang ikasisira ng inyong relasyon. Sino ba naman ang gusto ng karelasyon na sinungaling? Pero para sa masayang love life, kahit ano pa yan, matatanggap niya yan at magiging masaya pa yung kapartner mo na malaman na nagsasabi ka ng totoo. Aww. Number 4, kapag nasaktan ka, magpatawad ka. Guys, tandaan natin, nobody's perfect. Minsan naman sa buhay natin, ang pagkakamali, hindi na iiwasan. So, kung nagkamali siya at maliit na bagay lang din naman, although nasaktan ka, madadaig ng pagmamahal mo yung kasalanan na ginawa niya at make sure na hindi na lang niya uulitin. Kasi pag inulit niya, talagang ako na mismo ang magsasabi sa'yo na papayuhan kitang iwanan mo yan, hindi siya kailangan. Pero kung talaga namang worth it at second chance, bakit naman hindi, diba? So, kapag tayo, nagawan tayo ng kasalanan ng ating mahal, para sa masayang love life, patawarin mo na. Kasi hanggat naglalagay ka ng sama ng loob, nagbibigay ka lang ng lamat sa inyong relationship na pwedeng kauwian ng isang breakup. Kaya naman, para sa masayang buhay, lagi lang kayong magpatawad. At sa pagpapatawad natin, nakikita din natin kung gano'n natin kamahal yung tao na yun. Number 5, i-consider mo yung nararamdaman ng partner mo. Guys, dito tayo medyo laging sablay. Kasi feeling natin lagi, tayo yung tama. Guys, hindi. Minsan,
nakakalimutan mo na yung nararamdaman niya. Puro ikaw na lang ang laging tama. Ikaw na lang lagi. Ikaw na lang. May tama rin ako. Walang saysayang sinasabi. Kaya't hindi mo mawari kung iimig ka ba o mananahimik na lang. At sa tuwing mapapaliwanag, paminsan-minsan tama rin ako. May tama rin ako. May tama ako. Guys, paminsan-minsan, i-consider nyo na may tama yung partner nyo. Hindi naman guys, ikaw na lang lagi yung tama at yung feelings niya ay hindi na mahalaga sa'yo. Kapag kaganyan guys, hindi na tama yung relationship nyo. Pero kung kayong dalawa, iniisip nyo yung nararamdaman ng bawat isa, kung pag ginawa ko ba tong desisyon na to, masasaktan ko ba yung mahal ko? O pag ginawa ko ba tong bagay na to, ikatutuwa ba ng mahal ko? Siyempre, magkakaroon tayo ng happy love life! Kaya naman, huwag na huwag nyong hahayaan na makaligtaan nyo na isipin yung nararamdaman ng kapartner nyo. Mahalaga yun na kapag tahimik na yung mahal nyo, tanungin naman lang siya, love, may nararamdaman ka ba? O kaya, babe, may problema ka ba? Kasi malay nyo, hinihintay lang pala niya yung tanong nyo, makaramdam ka naman, huwag kang manhid, nasa relasyon ka, hindi ka nakikipag-relasyon sa sarili mo lang. So, make sure na alam mo ang nararamdaman ng partner. Number 6, huwag kang ma-pride. Alam nyo guys, yung pride, yan yung unang-unang nakakasira sa relasyon. Kasi kung ma-pride ka, at laging ikaw na lang yung tama, at lagi na lang sumusuko yung mahal mo dahil mahal ka niya. Guys, darating yung panahon, iiwan ka niya kahit mahal ka niya. Kasi ang taas ng pride mo, hindi na ma-reach. Alam mo guys, yung nagmamakaawa na yung mahal mo para patawarin mo siya, pero ikaw na pakataas ng pride mo, hindi mo maibaba. Kaya, para sa happy love life, eh syempre naman, alisin ang pride. At number 7, lagi kayong mag-usap. Guys, napaka-importante sa isang relasyon ang lagi kayong nag-uusap. Kasi guys, kapag hindi nyo pinag-uusapan yung mga bagay-bagay, diyan nagkakaroon ng misunderstanding ang mga magkarelasyon. Kaya dapat kung may mga maliliit kayong bagay na hindi pinagkasunduan, may mga bagay kayo na dapat pag-usapan para mas lalo nyo pang mapatibay ang inyong relasyon, lagi kayong mag-usap. Kasi yung open communication is napaka-importante niyan, hindi lang sa love life, maging sa happy life, at maging sa relasyon mo sa mga tao sa paligid mo. Kasi kung marunong kang magsabi ng kung ano yung nararamdaman mo, siguradong wala kayong magiging misunderstanding ng mahal mo. Kasi guys, yun yung laging problema ng mga magkarelasyon, yung misunderstanding, kasi hindi sila nagkakaintindihan. So, para sa masayang love life, lagi kayong mag-usap. At ay, yung pakikipag-usap, guys, nakakapag-create yan ng mas lalong intimacy sa isa't isa. So, lagi lang kayong makipag-usap at alamin nyo yung nararamdaman o yung laman ng puso ng inyong mahal. Ang communication ay pagsasabi at pakikinig. So, kapag ikaw may ka-relationship ka, nakikipag-communicate ka, maging good listener ka, at the same time, maging good speaker ka. Kaya naman, sana nagustuhan nyo tong video na to. So, punta na tayo sa question of the day. Kayo, ano ang ginagawa nyo para magkaroon kayo ng isang happy love life? I-comment din na yun sa baba para malaman din namin. Nagustuhan mo ba tong video na to? Kung nagustuhan mo, please like, share, and comment down below. At kung di ka pa nakaka-subscribe sa channel na to o bago ka sa channel na to, please mag-subscribe ka na din. Mga Thursday tips at iba't ibang random things ang pinag-uusapan namin sa channel na to. Kaya, lagi niyong tandaan ang mukhang ito pagkatang mukhang ito ang susunod na magpapahamak sa inyo. Thank you very much, too much, sa lahat na nag-watch sa video na ito. Hanggang sa muli! Bye!